Good afternoon, good morning, good day mga ka-iTeams. Ako po si Adora Mendoza. Part po ako ng New Life Tanza family. The first time po na narinig ko ang tungkol sa International Teams Philippines ay kay Pastor Romil Napila, yung aming pong senior pastor. It was 2016 when he posted an invitation regarding access seminar. So I was thinking, kasi since ako ay isang IT, pero hindi iTeams dati, kundi sa computer po. Sa computer, I'm a manager sa isang IT company. And so akala ko yung access was Microsoft Access. And nalaman ko na ito pala ay isang entry point para maging isa kang misyonero. Nung narinig ko yung tungkol sa pagmimisyon, sabi ko, baka naman para lang ako magsusupport sa isang misyon, hindi ako talaga magiging isang misyonera. Kasi nung time na nasa dati ko akong work, ay nagkaroon ako ng frozen shoulder dahil sa kakabiyahe. So sabi ko, baka hindi ito para sa akin. But then, there's something inside of me na nagsasabi na, you have to try. And see to it for yourself. So sabi ko, sige, attend ako ng Access. Nung nandun na sa Access, I've heard yung urgent call and challenge na binigay ni Pastor Gani on being missionary. I was so sure na tinawag ako ng Panginoon para mag-mission at maging isa sa mga key workers of the end time harvest. May mga several travels na kami na and missions na nasamahan. Yung una ay sa Vietnam and pero ang i-share ko ngayon is my testimony doon sa most recent na napuntahan namin na cutting edge seminar sa Malaysia, Kota Kinabalu. Nung time na yun na nalaman ko, sabi ko parang ang tagal na kasi since 2016 yung first na yung dati kong travel for a mission. Sabi ko, ang tagal na dahil 2019 na, hindi pa ako ulit bumibiyahe. Then sabi ko, Lord, kalooban mo ba talaga to? Kasi sa hectic, sobrang hectic ang schedule ko, lalo pa magpapas ko yon, so nagkahabol talaga sa schedule ng trabaho. Parang imposible na makakuha ako ng vacation leave ng November 2019. Kaya lang, pinapray ko talaga siya. So sabi ko, pag pinayagan ako, Lord, this is really your will. So pero, ngayon palang kiniklaim nun mo ko na this is already your will. So, nag-fall ako ng vacation leave and praise God, it was approved. Then, medyo malapit na kasi yung sa travel date eh. So, alam mo, mahal na yung mga cost ng travel during that time. But then, God is really so good that He provided a good flight bill for us. So, we decided dalawa kami, si Brother Waldo and ako, kami dalawa ang umalis, nagpa-plana umalis during that time kasi yung mga bata naman ang may iwan dito sa bahay tsaka sa mga alaga namin. So, tapos, one month before ng flight namin, everything was on way as we're doing smoothly. Pero until one month before ng flight namin, nagkaroon kami ng major concern. Yung one major channel of our income suddenly stopped remitting. Sabi ko, wow, talagang challenge to. Hindi ako natakot, hindi ako na-shaken during that time. Dahil alam ko na yung commitment namin ay sinusubok. Kasi, sipin mo na ayos yung leave, dapat imposible, naging posible. Yung flight, nagkaroon kami ng maayos na deal, naging posible. Tapos, eto na. So, sabi ko, yung ina-expect ko na magagastos namin for the mission, hindi dumating, in short. Kaya lang, hindi kami pumayag ng gano'n na lang, na wala ng finances, wala ng budget. Imatitigil ka na sa mga dami ng pinagdaanan mo sa buhay, papayag ka ba na
dahil lang sa finances, hindi ka matutuloy sa isang misyon kung saan ka tinawag ng Panginoon, at sure kang tinawag ka ng Panginoon, hindi ka dapat magpapahad lang. We prayed. And God provided a good place for us to stay na walking distance lang sa tourist spot. So nakakatuwa, pero hindi siya mahal. Okay? So, and also, God provided for us a vehicle and a friend na maghahatid sa amin sa airport. And then, siya din yung sumundo sa amin sa airport nung pag-uwi namin. And doon naman sa time mismo ng travel namin, eto ang nakakatawa, magugulat kayo, dalawa kaming babiyahe, papunta kami sa airport, we just have 12,000 pesos at hand. Doon pa namin, two people traveling to Malaysia for 5 days, having such a small amount, that would really require a miracle. Imagine yung travel tax, taxi fares, food, tsaka yung balance pa namin doon sa hotel. Doon pa namin kukunin sa 12,000, isipin mo pa paano. Pero hindi kami nawala ng pag-asa. God is a God of multiplication. So yung buong-buo yung tiwala namin sa Panginoon. Mamaya, magugulat ka pa paano. Kami rin nagulat paano ginawa ng Panginoon. Pero talagang pag nagtiwala ka, hinakbangan mo yung pagkakatawag sa inyo ng Panginoon. Walang imposible. So nung naka-queue na kami sa pagbabayad ng travel tax, sabi, nakita namin merong credit card lane. Kaya nung nakita namin offline, sabi ko, sige, may nagsasabi sa akin, I know, ito yung Holy Spirit, sabi niya, dito ako pumila sa credit card lane, kahit offline. Pagdating ko dun sa counter, sa cashier, sabi ng cashier, ma'am, lahat po ng nag-try na mag-credit card, lahat po ay hindi po na-approve or may problem yata yung kanilang machine. So sabi ko, baka pwede natin itry, ma'am. Sabi niya, sige po, itatry po natin. Wow, hallelujah. Wala pong second try. Isang swipe lang na approve. Sabi ko, hallelujah. Grabe si Lord talaga. Lord, nakikita namin talaga ang kamay mo dito sa travel na to. Hindi ko alam kung ano ang plano mo, anong mission na gagampanan namin, pero salamat Panginoon dahil talagang hindi mo kami binigo, hindi mo kami pinahiya. Tapos, kasi before kami umalis ng Philippines, meron akong mga kaibigan nagsasabi, pag pupunta ka ng Malaysia, mag-activate ka ng Grab International. Sabi ko, nag-activate ako, tapos kasi nag-grab ako talaga dito sa Philippines. So may balance pa ako na less than 2,000 pesos. Sabi ko, kayanin kaya to? Sabi ko, anyways, hindi ako magdududa. Meron siyang 2,000 pesos in Jesus' name. So sobra pa yan. So, ang nakakatawa, nga pag-uwi namin ng Pilipinas, may sukli pa, may balance pang natira, few hundreds doon sa Grab wallet ko. So, hindi biro yung biyahe-biyahe namin sa Malaysia. Nagta-travel kami from hotel to venue, tapos kung saan pa kami kakain, kung saan kami pupunta, tapos papunta pabalik ulit sa hotel. So, hindi lang siya basta-basta gano'n na travel na simple-simple at naiikling biyahe lang. So, talagang napakabuti ng Panginoon. Nagsobra pa. Tapos, ito yung isang nakakagulat, nakakatuwang testimony talaga. Very sure kami sa pupuntahan namin. Naka-roaming kami. Tsaka meron kaming Malaysia SIM card, activated ang data. So sabi ko, hindi tayo maliligaw. Pero nung nandun na kami sa loob ng mall, kung saan talaga gagawin yung event, nagulat kami, bakit kami nilid palabas ng mall? At nagtanong kami, itinuro kami ng lahat ng tinanungan namin doon patawid, doon sa overpass. So tumawid kami sa overpass, ang init-init, bumaba kami doon sa kabila na ng kalye, across. Ang init-init ng field, dinakat namin. Sabi ko, saan tayo pupunta nito? Saan tayo dinadala nito? Yung Waze, tinuturo kami kung saan-saan. At saka yung Google Map, tinuturo kami kung saan-saan. Sabi ko, bakit ganun? Parang hindi ko natin makita yung lugar. Tapos, kakaikot namin ang kakaikot. Mainit na, pawis na kami, uhaw na kami. Wala kaming dalang tubig. May nakita kaming mga Pilipino. Kinausap namin, tinanong namin. Nalaman namin mga kapatid pala natin sila sa iTeams, mga taga Baguio sila, and naliligaw sila that time. And medyo teary-eyed ako that time kasi alam ko na kung bakit kami naligaw. Sabi ko, Lord, eto yun. Kasi wala silang
wala silang SIM card ng Malaysia and wala silang data. Wala silang roaming. So they don't have any communication para makabalik sila kung saan sila dapat bumalik. So ang sabi namin, sige, wag na lang tayo, kung maghihiwalay tayo, for as few minutes, maghahanap tayo ng mga pupuntahan natin, pero makikita tayo dito after ng ganitong 5 minutes, ganyan. So, nag-ikot-ikot kami, may nakita kami na na store. Ang may-ari ng store, Kristiyano, at nag-church doon sa church na paggaganapan nung event nung ano nung cutting edge seminar. Tinawagan ng tao niya yung store owner at sinabi, binigyan kami ng instruction, pabalik sa mall. Sabi ko, nandun na tayo. Sabi ko, pinaalis tayo ni Lord. Tinadala tayo para sunduin yung mga kapatid natin na naliligaw na parang, ano mo yun, nandun ka sa isang foreign land na hindi mo alam saan ka pupunta tapos wala kayong communication. Tapos may mga kasama pa silang senior citizens na iniwan nila lang somewhere kasi nga napakainit, ang hirap maglakad. So sabi nila babalikan nila yung mga senior citizens pag alam na nila paano pumunta doon sa talagang venue. So salamat sa Panginoon, that time alam ko na. Tapos alam na namin yung pabalik. Na-contact na din kami ni Pastor Albert and sinabi sa amin na kung saan kami nandoon na kanina, kung saan kami umalis, doon pala talaga yung venue. So talagang may purpose ang Panginoon. Hindi niya kami iniligaw. Inilead niya kami para puntahan, sunduin yung mga kapatid natin na nawawala sila. As in, hindi naman naliligaw ng landas, no? Pero naliligaw literally. So salamat sa Panginoon kasi yung plans natin, meron tayong plans, but God's plans are higher. God's thoughts are higher than our thoughts. Kung akala natin na may masama na, may misfortune na nangyari sa atin, hindi pala. Gagamitin pala tayo ng Panginoon kasi merong nangangailangan sa atin. So salamat sa Panginoon dahil nakabalik kami doon sa venue. We were able to worship God. Grabe kasi, nandun na yung miracle, so iba talaga din yung flow, yung galaw ng Panginoon that time. So we were so happy, we were so blessed sa ginawa ng Panginoon na yon. So tapos nung may time naman kinabukasan, nung naglalakad kami along the bay, may na-meet kaming Filipina na nag-overstay na siya doon for decades. We were able to have a photo with her, share some encouraging words sa kanya, and also hopefully, pagbalik namin doon, makikita namin siya ulit. And makikita natin dito mga kapatid, with a limited budget on hand, we believe that it was God who fed the 5,000 men with 5 loaves and 2 fish. He is able and willing to satisfy us with good things. So isipin mo, nasa ibang bayan ka, paano mo papapagkasya sa 5 araw na pagkain mo yon? We were able to enjoy lobster, fish, shrimp, and hindi kami nagutom. Never. We were even able to buy small stuffs para sa pasalubong. And talagang sa makikita mo, what an amazing God we serve. Until now, we still have yung tinabi namin na ringgit. Nasa wallet pa namin, mayroon pang konting natira. So alam natin, we can never outgive God talaga. So kapag pinagkatiwala natin sa kanya. Tapos nung pauwi na kami sa airport, meron lang kami tingray. Sabi ko, may lunch, oh. Sabi ko, try natin kung ma-qualify tayo. Ay, hallelujah, we were able to enjoy. Nakapag-stay kami dun sa lounge sa airport. Luxurious siya. Tapos ang comfortable talaga. And merong buffet. Tapos free lahat yon. So salamat sa Diyos kasi reward yon na hindi ko in-expect na marireceive. Salamat talaga sa Panginoon kasi I'm not testifying on the material things that I have enjoyed. But I am focusing on stepping into the faith, stepping into the calling na binigay sa iyo ng Panginoon na alam mo pag tinawag ka, kahit meron kang nakikitang kakapusan sa material, sa physical, ang Diyos natin kahit kailan hindi kakapusin. He is a God who has, He is the God, the only God, who can give you an overflow of everything. Even things that you did not
wish you did not pray for, bibigay niya sa'yo dahil mahal ka niya. Dahil sa pagsunod mo sa kanya, hindi siya magkukulang sa pagpapala sa'yo. Remembering when I thought that it was impossible for us to continue the travel way back November 2019, God gave the assurance of making the impossible possible. We just took the first step of obedience and God took care of the rest and everything. Yes, God is able to use other people in your place if you said no to Him. But isn't it fulfilling if you had the first-hand experience of God's faithfulness and miracles? Kapatid, hinahamon kita. I-try mo. Hakbangan mo. Nang unang hakbang ang pagsunod sa pagkakatawag sa iyo ng Panginoon, you will never ever regret it. I assure you, God bless you.